ina ni Sheila. Ang problema, wala na silang pera pambili ng gamot. Kaya sa online barter siya, kumapit. Halos magkaugat na ang 62 anyos na si Nanay Nenita sa kawayang sofa. Mula kasi nung naratay siya sa sakit, 5 taon nang dito lang umiikot ang kanyang buhay. Nung araw na yon, 7 tableta na lang ang natitira niyang gamot. Kaya ang anak niyang si Sheila, namitas na ng suha o pomelo sa kanilang bakuran. Hindi para ipakain sa kanyang ina, kundi para ipambarter o ipampalit ng gamot. Sobrang sakit kasi ni halos hindi ko siya mapagamot, mabigyan ng gamot, mapainom, kahit mapacheck up or kahit laboratories. Hindi kasi mas priority ko po yung pagkain namin sa araw-araw. Kasi kung hindi siya kakain, nanginginig siya. Sa Barangay Bata sa Bacolod City, nakatira ang mag-inang Nenita at Sheila. Halos hindi na makagalaw si Nanay Nenita. Nanigas ang mga kamay at binti. Tapos, pupuhatin ka agad. And then, dito. Tawan ako. Pinipigil ko ang nanay makulong. Namayaan ko na lang ito. Sa butika nagtatrabaho dati si Sheila, pero ni hindi niya regular na mabilhan ng gamot ang kanyang ina. Kakaunti lang kasi ang kanyang kita. Inuutang ko dito sa butika. Minsan, hindi na ako makabili ng gamot. Humihingi na lang po ako sa mga medrip, yung may mga sample, para lang makainom siya ng gamot. Masakit. Kasi noon, nung okay na siya, nagsasakit tayo sa parang matustusan yung pag-aaral mo. Hindi ko rin ma-provide yung kagaya ng binigay niya sa akin kasi mahirap po ngayon. Wala po akong trabaho. Parang tumilaki kita. Nasasaktan ako. Mabuti na lang daw at nauso ang online barter sa Bacolod kung saan pwede kang makipagpalitan ng anumang gamit kahit wala kang pera. At ang ipinambabarter nga ni Sheila para sa gamot ng kanyang ina, ang bunga ng puno ng suha sa kanilang bakuran. Nag-post ako sa barter, marami po nag-comment. Anong gatas ng nanay mo? Anong kailangan ng nanay mo? So binigay ko yung kailangan niya, yung gamot niya. Pedomet para sa anti-Parkinson, saka yung gatas. Dekada 90 raw nung itinanim ni Nanay Nenita mismo ang suha na siya ngayong nagtatawid sa kanila sa hirap. Araw, tinitingnan ko po kung meron niya bang hinog para pwede na ma-barter. Nung dahil sa pomelo, tususan yung gamot niya. Dati raw masigla at malakas si Nanay hanggang taong 2011 nung namatay ang ama ni Sheila. Na-notice ko mayroong diferensya yung panglakad saka yung health niya. At yung diagnose ng doktor, sabi Parkinson's disease saka depression. Mula noon, kinakailangan ng buhatin si Nanay Nenita at maalalayang mabuti. Buwan-buwan, umaabot sa halos 2,000 piso ang kailangan para sa kanyang gamot, vitamins at gatas. Dahil gipit, kinailangan ng sumali ni Sheila sa online barter gamit ang hiram lang na smartphone. Sa araw ding yon, si Sheila may nakabarter online. Kapalit ng 2 niyang suha, nakatanggap siya ng gatas, noodles at delata. Gusto lang po namin tumulong. Nakakataba po siya ng puso kasi hindi naman po kami magpapalabas ng pera. Parang makakatulong kami sa ganitong paraan lang po. Oh, ito naman, may gatas ka na. Saya sir kasi na nakita ko po yung mga appreciate po ng ibang tao. Tapos na-touch lalo-lalo na kay mama because
I know, deserve yan guys. Nabuligan. Ma, sorry. Naabot sa ganitong sitwasyon kasi hindi ko mabigay yung mga pangangailangan niya. Hindi ko ba suklian yung binigay niya sa akin na mabuting buhay. Mahal na ba upo siya? Mas lalo binag upo siya sa sitwasyon niya. Sabi ng doktor, lumalala yung sakit niya at wala pong gamot. Yung gamot lang po, yung pampalas ng nanginig. Dahil dumarami ang mga kaso ng COVID-19 sa Bacolod, minabuti ni na Sheila na ipa-check up ang kanilang ina online imbes na dalhin ito sa ospital. Si nanay talaga meron siyang Parkinson's disease, no? Mapapansin mo doon sa kanyang paggalaw na parang slow motion. Yung gamot talaga kailangan tuloy-tuloy. Nakakuba na yung likod niya. That type, medyo severe na osteoporosis. But we could do is treat the osteoporosis to prevent it from worsening or prevent mga fracture, eventually baka kaya makalakad ulit. Ang aming barangay, walang specific na program para sa mga Parkinson's patients. But the Barangay Health Center, meron tayong doctor na pwedeng mag-cater sa mga ganitong mga pasyente. Ang founder ng Bacolod Barter Community na si Attorney Jocel may inihandang sorpresa para kay Sheila. In behalf ng Bacolod Barter Community, ito po yung aming maliit na gift para kay Nanay ni Nita. Salamat po. Salamat. Salamat po sa pag-share niyo sa story niyo sa amon, ha? Salamat. Sobrang saya po ako. Hindi ko talagang in-expect na marami palang matatouch na mga buhay. Lalo na ngayon na napakahirap ng sitwasyon natin sa pandemic. Yung barter community po, ito nagpapakita sa ating mga leader na unawain nila yung mga nangyayari. Yung mga ultimo na talagang mahalagang kagamitan ng tao, pinagbabarter na lang para makakain. Sa batas po natin, pag personal po yung dahilan ng pagbabarter, hindi po yun dapat i-tax kasi kabutihan po yung pinambibigay mo. Tears of joy po. Unexpected po na nangyari po ito sa kabarter community po. Maraming salamat sa inyo. Ma, laban lang. Babawi ko sa imo. Malangga tayo dyan. Yung sakripisyo kong ubra ko para sa imo. Kaya ang ubra makita lang. Ang isang Eloy, hindi may islan. Ang pangangailangang medikal ng marami sa atin, lalo na ngayong may pandemya, parang mga bunga ng mataas na puno na halos hindi maabot. Gayunman, para kay Nanay ni Nita, dahil meron siyang naitanim, meron siya ngayong naaaning kabutihan. Salamat kay Sheila at sa mga mabubuting loob. Salamat maraming bata. Patulad mo. Pagpapalit mo niya. Wala tatulad. Ibigay na siya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.